Ano po ang future ng AIM Global? Well, malawak yung katanungan yun, pero I will try to make it brief and concise. No? 8 years ago, ladies and gentlemen, nagsimula ang AIM, a Filipino-owned company, a never-heard company. And most giant companies were laughing at AIM Global because who would ever thought, no? Sino ba si Doc Ed? Sino ba yan? Sino ba sila Francis Miguel? Sino ba sila John Asperin? And as you know, every time na may nagbubukas na networking naman, hindi halos pinaniniwalaan because ang trending, magsasara rin yan. Sasara rin yan. Which is, hanggang ngayon, nangyayari sa mga nagbubukas na networking. Pag may nagbukas na networking yan, in fact, I was in Kawayan the other day, Isabela, bago yung BCO natin sa Kawayan. No? Yung BCO owner were telling me na paglipat nila ron, may katabi silang networking company na tinatawanan sila. Hindi ko nababanggitin kung anong networking. No? Anong pangalan, sir? Tinatawanan sila na AIM Global, alam mo, ganito, ganyan. Kasi kukunti pa lang dahil kabubukas lang nung BCO natin sa Isabela, sa Kawayan. And apparently, alam mo naman yung mga leaders natin, baliw. Mm. So, nagsimula ng konti sa Kawayan, hanggang lumaki. Now, ang nangyari, when I visited the office, BCO, tinuturo nila sa akin, sir, dati dyan yung office nung nagtatawa sa atin. In 4 months, nagsara po ang opisina nila rito. Hindi ko nababanggitin, pero yun yung sumunod na version ng Fern C. Fern B. Hindi, Fern D. May I sa una. Ayan. Ano yan? I, Fern C. So, I, Fern. Nakuha niyo ibig sabihin, okay? So, we're not trying to put down other companies. Hindi natin intention yun. What we are saying is this. 8 years ago, ganun din yung itsura ng AIM. Halos walang maniwala. Halos, you know, ang natatandaan ko, sir, ganito. Sino yung tatlong yan? Walang alam, okay, network leader yan. Pero walang alam sa management yan. Yun laging, walang alam sa management yan, paano nila papatakbuhin? Kasi mga networkers. Networkers parang daw. Now, fast forward tayo, who would ever thought na yung small-time company 8 years ago, never heard company 8 years ago, which is AIM Global, became the number one networking company right now in the whole Philippines. Yes. Number one, in terms of sales, ibang klase pong benta natin. Although I'm not in the liberty to tell you our sales, kasi ano yan strategic yung figure na yan, so hindi ako pwedeng mag-divulge. But we are telling you that napakalayo ng number two sa atin in terms of our sales. We are number one in terms of sales and we are also number one in terms of numbers of distributors. At the rate that we are going now, wala na pong Coliseum ang kasya sa taga-AIM Global kasi palaki tayo ng palaki. Ang daming taga-AIM Global. Also, we are number one in terms of the infrastructure kasi nga, at the rate that we are going right now, the other week, pinag-uusapan na po ng board of directors ng company, ng management, kung ano magiging itsura at saka kailan sisimulan yung building natin because in 2 years, ang gusto natin, tapos na ang headquarters natin sa Ortigas in 2 years' time. So if you're gonna ask me, what is the future of AIM Global, ladies and gentlemen? Our future is so huge. Our future is so big. Our future is so clear. Because, can you imagine, naging $2 billion company tayo with just few products. We're coming up with more and more products. We are focusing on delivering or on developing our leaders. Parami ng parami ang mga nagkakaresulta. Yes, yes. Dumadami ang mga members natin international. Nagpagawa tayo ng sarili nating manufacturing facility para sa Liven Beverages and the Vida natin. Sa Bulacan. Sooner or later, iba pang manufacturing facility ang ipagagawa natin. Wow. Parami ng parami ang mga infrastructure na piniprepare ng AIM Global na in our record and in our survey, tayo pa lang ang local networking company na magtatayo ng ganyang kalaking building at nagpapatayo ng sariling manufacturing facility. Wow. Doc Ed is also looking into possibilities of having our own plantation of coffee.
Hektarya. Can you imagine? So, para nang sa ganun, nag-manufacture ka ng kape, may manufacturing tayo ng kape, binibili pa natin yung beans. Sa concept ni Doc Ed, what if, bumili na lang tayo ng malaking farm. Ang tinitignan niyang farm, syempre, para quality ang beans, hindi sa Pilipinas. Sa abroad pa bibili ng farm para lang sa coffee. Sir, wait lang ah. Kanina, actually, nung sinasabing bibili ng, yan, farm, ang iniisip ko, sir, Pilipinas, Cavite. Oo. Pero nung sinabi yung bansa, iba pa kasi, iba pala. Para iba-iba mga variety ng beans. Yes, may Arabica, may... Yeah. So, and can you imagine the concept of the company one day, I'm sure Doc Ed has already told you, ang expansion natin, hindi lang sa marketing side, no? Hindi lang sa networking side. Ang expansion natin, nasa production side. Nasa infrastructure side. And I'm also open to tell you right now na may concept si Doc Ed, no, na magkaroon tayo ng Leven Cafe. Ano ba tong Leven Cafe na to, Roy? Para Starbucks? Magkakaroon tayo ng, di ba, Starbucks, mataas, high-end. Yes. UCC, yeah, UCC, Shuttle's Best. Below this is Boss Coffee already. Boss Coffee, tapos Coffee Bean. Mga iba-iba pa. Ang gusto natin, maging affordable sa bawat Pilipino, magtatayo tayo ng Leven Cafe. Leven Cafe. Sir, and, nakikita ko na, mapupuno to ng mga networker. And nakakatuwa kasi yung building na dinesign sa baba nun, imbis na iwa-one-on-one mo yung prospect mo sa Coffee Bean, sa Starbucks, tama. Sa Leven Cafe na lang. Leven Cafe. Gagawin natin class na class yung itsura. Meron din pastries. Maganda ang packaging. Sir, pwede ba mag-franchise? Tapos social. Teka lang, pwede teka lang. Ito maganda. Ang uunahin na magkakaroon, yung mga BCO owners ang uunahin magkakaroon. Sino BCO dito ngayon? Kasi yung mga BCO, meron na silang captured market kaagad. Oh. So, nandyan sa ganyang direction. Which is, we believe na tayo lang ang merong ganyang klaseng vision concept. Because of no less than our visionary president, Dr. Ed Cabantog. In fact, marami pa siyang iniisip na hindi ko pa pwedeng sabihin sa inyo. Yung mga nabanggit ko, nabanggit niya na kasi yan openly, kaya sinasabi ko na rin. Pero marami pa siyang bagay na sinasabi sa loob ng management strategically na hindi pa namin pwedeng i-divulge. Kasi pagka dinivulge mo, alam nyo naman, ang challenging kasi pag number one ka, Roy, yes, sir, wala sir. Kang tinitignan ahead of you. Yes. Pero pag number one ka, maraming tumitingin sa'yo at gusto kang kopyahin. Kaya ayaw naming ibuhos lahat. Kasi marami dyan, gaya-gaya. Ha? Ginagaya ang AIM Global. Kaya, if the question is, ano po ang future? Isa lang ibibilin ko. Huwag kang bibitiw dito. Yes. Huwag kang bibitiw dito. Pag bumitaw ka at dumaan yung bus mo, bus, sa EDSA, lilingunin mo na lang yung building namin. Sasabihin mo, member ako dyan dati. Ha? Habang kami kasama ang Global Ambassador, nandun kami sa swimming pool o nasa dry sauna at spa kami ng building natin, nagpapahinga at nag-gym at nagsuswimming sa facilities ng building na yun. Wow. Ha? Kaya, mag-ingat kayo na huwag kayong matempt bumitaw. Kasi pag bumitaw ka, wala na rin ang biyaya sa'yo.